sebenarnya tanah mapang sebu, tanah mapang alas, no? So unahin ko na reform yung mga tao ko. I want them to be responsive and responsible. So galang-galang sila, ginagalang sila. And then from that, siyempre kung ginagalang sila, baka ma-impose natin yung reformation. Okay. So, ayan na, maalala ninyo yan, yung halos araw-araw na nagpapa-interview si DJ Katapang noong araw, nung siya ay OIC pa lang at wala pang warrant itong si former DJ Bantag. Ano, ano yung mga sinasabi niya noong araw na yan? Ha? Ano mga sinasabi niya? Na sabi niya, kailangan ng reforma sa Bucor para sila sila daw ang tularan ng mga inmates o mga PDLs. So, anong ginawa niya? Ayon sa kanya, lilinisin niya ang Bucor. Anong ginawa? Sabi, kasama doon sa plano o plan na galugad, ginalugad lahat daw ng sulok ng bilibid na yan, ha? Tinanggal yung mga o kaya ay chinek, talagang mahigpit na ipinagbabawal yung pagpupuslit ng kung ano-anong mga kontrabando, mga alak, mga armas, droga at kung ano-ano pa dyan. At kasama sa kanyang programang reforma na kanyang sinabi noong araw ay yung pagtanggal ng mga ilang mga opisyales kasi nga sabi niya dapat maging modelo. So tinanggal. At alam niyo ba, 'di ba, matatandaan natin yung kanyang mga tinanggal ay yung mga pinagkakatiwala ang mga inilagay ni former DJ Bantag na mga tauhan diyan sa Bilibid. Yung mga mataas at maayos na trabaho, mataas ang respeto at maayos na trabaho na nagtrabaho kay under kay former DJ Bantag. So tinanggal niya 'yun. Ha? Kasi reforma nga daw eh. Mali-mali daw yung mga ginagawa nung mga former na mga tauhan ni DJ Bantag. 'Yun yung sabi niya. Okay? So, anong nangyari ngayon? Kasi sabi niya nilinis niya na reforma na. At 'yan oh, nilagay nilang executive superintendent itong si Angelina Bautista na kung saan sinasabi ni former DJ Bantag noong araw na merong pending case daw ito at magtiwala na raw tayo sa ano sa demonyo, wag lang daw dito sa taong ito. Pero ito yung mga tauhan niya ngayon na inilagay. Pero kung titignan natin, sunod-sunod na yung mga hindi magagandang nangyayari dyan sa may Bilibid. Una ay yung mga nahuling namuslit ng sigarilyo. Yung mga nahuling namumuslit ng kontrabando. At di ba naalala ninyo yung ating iniulat dito sa ating programa noong araw, I think that was 2 months ago, kung saan meron silang pasikretong ipinupuslit na mga bigas, mga alak. Pinakita ko yun sa inyo. Alak at baboy at baka na hindi naman nakakasama doon sa kanilang bidding, no? Ibig sabihin, baka nga itong pinapasok nila ay nakalinya doon sa kanilang business, malamang siguro, no? Oh, ayan yung nakikita nyo na yan. Yan yung sumunod na pangyayari, yung nawawala naman na inmate. Biruin ninyo 6 days nawawala, hindi nila nahanap. At nung nakita na, naamoy nung canine na aso ay nandun pala sa septic tank. At kasalukuyan na kanila pong inaalam pa daw at iniimbestigahan dahil marami pa daw doon nakabaon mga buto-buto, mga bangkay. Gusto pa nga nilang iugnay na ito daw ay parang history at nangyari na even before. Gusto na naman nilang i-connecta na naman dito kay DJ Bantag. Samantalang nagkaroon naman daw sila ng reforma. 'Di ba? 'Yun yung yun naman yung sinasabi na merong daw reformang nangyari doon. Oh, ngayon, naayos ba ninyo?
Yung inyong mga yung bilibid na ginagawa ninyo na sinasabi nyo na hindi kasi ang daming ginagawang illegal na activities, ito, ganito, ganyan. Sumunod na pangyayari. Malinaw na riot ang nangyari. Pero itinatago nitong opisyales ng Bucor, ng Bilibid, na hindi daw riot kundi isa daw itong, isa lamang daw itong isolated case. Kung isolated case, bakit ninyo idiniklarang red alert? Bakit naka-red alert yung Bilibid na yan? Kung isolated case, kung away lang ng, kahit sabihin natin away lang ng dalawang grupo at sinasabi ninyong isolated case, bakit naka-red alert? Ibig sabihin, tinatakpan ninyo, nag-smoke screen kayo para hindi mahalata na pumalpak kayo. Kung pala walang nangyaring barilan, abay, wala pala tayong malalaman na yung sinasabi niya na nahuli daw nila dati yung namumuslit ng alak, ng baril, ng kontrabando at gumagamit daw ng cellphone. Ano yung video na yan? Unang-una, ano yung mga nakita natin dyan sa video na yan? Baril. Papaano nagkaroon ng baril? At ayon sa intel ni Erwin Tulfo, sabi niya ay M16. Long firearms. Long firearms yung gamit. M16. Pero ang sabi ni Angelina ay caliber 45 daw. Diba? Gusto nila talagang takpan. Unang katakataka kung bakit may baril ang isang inmate dyan. Paano nakapasok? Samantalang sinabi nitong si pangalan nito, nitong si Katapang, na una niyang hakbang nung siya ay naging OIC at Director General, ay reforma. Bawal ang baril, bawal ang cellphone. O pangalawa na yan, yung cellphone. Kasi habang nangyayari yung bakbakan, yung riot, o riot yan, huwag na ninyong itago. Habang nangyayari yung riot na yan, may kumukuha ng video. Anong gamit? Cellphone. Okay? Cellphone camera. Akala ko ba bawal ang cellphone? Ang gumagamit niyan ay yung inmate na kumukuha ng video nung kasalukuyang sitwasyon na yan. Ano nangyari? Akala ko ba bawal dyan? Yung cellphone, bawal yung baril, pero nagkaputukan sila. At sinabi wala na raw ice pick. Ice pick ang nakapatay doon sa isang inmate. Kung totoong ice pick nga naman. Dahil gusto nilang itago na yung about sa baril. Baka nga naman talaga baril. Ang daming putukan ng baril tapos ice pick ang nakapatay doon sa isang inmate. Di ba katakataka? Tapos paulit-ulit na sinasabi nitong si Angelina Jolie, Angelina Villanueva na ito, na ito daw ay isolated case. Kita ninyo ang kasinungalingan nitong opisyalis ng Bilibid na ito. At isa pa, nasaan ka, Katapang? Hindi ba ang tapang-tapang mo? Pangalan mo palang Tapang. So dapat merong kang tapang. Dapat sa panahon ngayon, ikaw yung humaharap dahil nung panahon na ikaw ay iniluklok dyan, nagpapasikat ka, lagi kang nasa kamera. Ngayong lumalabas ang usok, umuusok na ang inyong kapalpakan, abay, yung babae, nagtatago ka sa palda ng isang babae at yung babae ang ibinilandra mo dyan sa mga interviews na yan. Kung lalaki ka at matapang ka, ikaw dapat ang sumasagot dito. Nauna ka nang nagkaroon ng issue nung ikaw ay ipinatulfo, nung pinagpagawaan mo ng sasakyan na kulang-kulang ang bayad. Kung kulang-kulang ang pagbayad mo, aba, isang indikasyon yan na isa ka talagang korap na opisyal. O nasaan na yung 71 million na
binajitan ng taong bayan doon sa sinasabi ninyo na armored cars. Bakit wala kaming makita? Ha? Binuran ninyo yan, yung bidding amount na yan, nagkaroon na ng awarding, nagkaroon ng notice to proceed dyan, 71.7 million para sa pag-purchase ng armored cars, armored vehicles. Ha? Kinontak ko namin itong armored vehicle company na ito. Ha? Anong sabi? Wala naman daw. Wala daw silang kinalaman. So, saan na yung 71.7 million? Ha? Isa kang patunayan mo ito. Kailangan itong maimbestigahan. Ha? Antayin mo lang ang araw mo at ikaw ay maiimbestigahan na, Mr. Katapang. Ha? Talaga nga naman, ang karma, napakabilis. Napakabilis. So, ito na yun. Ito na yung mga sinasabi ninyo. Isa pa ha. Isa pa. Yung septic tank na yan, kung saan may mga bangkay pala na itinatago dyan. Marami palang inilagay dyan at hindi rin natin alam saan parte pang banda ng bilibid. Baka marami din palang ano dyan, inililibing dyan. Di ba maalala na ninyo noong araw kung saan isang middleman na di umano'y pwedeng magturo sana kung totoo yung sinasabi nila na si DJ Bantag ang nagpautos, ang umutos na ipapatay si Copper si Lapid. Pero napatay, nasuffocate itong si John Villamor noong araw na yon. Wala tayong nakitang physical evidence na si DJ Bantag ang umutos o nagutos na patayin itong si John Villamor, pero si DJ Bantag ang kanilang inakusahan, na mastermind. So, itong nawawala ngayon, kung babase tayo dun sa ginawa nila kay Bantag, itong nailibing sa septic tank na nakita natin sa septic tank na ito, at ito ay under sa pamumuno ni DJ Katapang. Hindi ba't si DJ Katapang ang mastermind naman ngayon? Hindi ba dapat suspindihin na ngayon si Katapang para maimbestigahan itong mga pangyayari na ito? Dahil yun ang ginawa ninyo kay DJ Bantag noong araw. Dapat be fair. Nagkaroon ng pumumuslit ng alak. Pumumuslit ng kontrabando dyan. Sigarilyo, baril, cellphone. Dapat sa panahon at this point in time na suspend na yan si Katapang. Nasaan na si Katapang? Ilabas mo, Mr. Boying Remulla.